isang oras yan o nagsasalita ay hindi ko matapos kung tapos na o hindi pa. Basta ang alam mo ang Diyos, pagka talagang bukas yung inyong puso at yung inyong isipan, hindi mo masasabi na tama na kahit pananalangin. Pag ikay nananalangin at ang Espiritu ng Diyos ay sumaiyo, naranasan mo yung presensya ng Diyos, hindi mo masasabing amin, amin agad, tapos. Kaya yung pakikinig natin ng salita, ito ay parang mag-iiwak ka ng mga problema. Alisin mo yung mga alalahanin mo, trabaho mo. Dahil pag ikay nakinig ng banal na salita, naroroon yung iyong trabaho, naroroon yung inyong pamilya na inaalala mo yung talahin mo sa buhay. Ito ay parang, sabi nga, ay parang hangin na dumaan lahat sa iyong pakiramdam na hindi mo nakita. Sabi nga, para itong batingaw na matapos mong marinig, plano. Pag ako ngayon yung tatanungin kung paano ako napunta, o paano ako nagbitbit ng salita ng Diyos. Halos pagka kayo nag-speak sa aking sarili, ay bakit ka nagkakas ng aking kapatid para yato masiraan? Na hindi pa. Hindi mo yata pagkata. So, anong kuwan, pag titingnan natin yung mga nakataan nating buwan, yung pagkatao ko, pagkatao ninyo, yung pagkakilala ninyo sa akin, kung ano ako. Kung ano ako doon sa atin hanggang sa ako'y nag-aaral ng high school, hanggang sa ako'y umalis, hanggang sa ako'y nag-asawa, kilala din ako ng aking asawa, kung ano ako. Kung paano ko bumuo ng pamilya sa ganong pamumuhay ko na naroroon yung makasalikutan. Pero nung basahin ko ang Biblia, minsan, dahil ako may walang hilig talaga magbasa ng Biblia, nakita ko doon na ang sanlibutan at ang daigdig ay magkaiba. Ang daigdig nilikha ng Diyos. Pero ang sanlibutan pinamahalaan ni Satanas. Ibig sabihin, pag binasa natin ang Mateo ng chapter 5, verse 6, sinubok doon ang Panginoon ay, na ang sabi niya doon, o kaya sa Lucas, sinabi niya doon, sambahin mo lamang ako dahil si Jesus noon, nung si Jesus ay nag-ayuno, inakit siya ni Satanas sa pinakamataas na lugar. At sinabi niya doon kay Jesus, sambahin mo lamang ako, bibigay ko sa iyo lahat ng natatanong mo yan, kaharian, kayamanan, dahil ako ang pinapamahalan. Doon lamang, makikita natin na ang sanlibutan, pag minahal mo ang sanlibutan, kaway mo ang Diyos. Dahil pag minahal mo ang sanlibutan, si Satanas ang namamahalan ito. Pero hindi pa yun, hindi pa doon na tayo tatapos. Ako na yun, nasa sanlibutan. Minahal ko ang sanlibutan dahil napakasarap nga naman ang buhay. Tingnan mo. Pupunta ka sa magagandang lugar, sa mga madaming nailaw, sugalan, sa mga kasayang walang humpay. Napakasarap di bagang mabuhay ng ganun. Masaya ka. Talagang yung gusto mo talagang nasusunod mo. Yung pinagpagalan mo, bagamat sinabi ng mangangaral na yung lahat ng pinagpagalan mo kinakailangan ito ay pagpasarapan mo. Pero nasa tamang pamamaraan. Dahil sinabi din doon sa last ng 12, chapter 12, sinabi doon sa last verse na lahat ay isusulit mo sa Panginoon. Tingnan natin, lahat daw ay isusulit. Ngayon, pag dinaligan ko yung buhay ko, paano ako nabuhay, mula ano ako magkaisip dahil alam natin at tayo magkakapatid, wala tayong, sabi nga, wala tayong hindi kilala natin sa isa't isa. Magulang natin ay nadudun sa sanlibutan. Doon sila umiinom yung kanilang buhay. Doon halos tayo lumaki doon sa ganung mga kaparaanan. Doon tayo namulat doon sa mga katuruan na tayo ay may pananampalataya, tayo ay may Diyos. Tayo ay nananampalataya naman. Pinanghawakan ko din yun minsan. Pero nung sabihin ni Pablo sa kanyang mga sulat sa gawa, sinabi niya, yung pananampalatayang walang kasamang gawa, ito ay patay. So, ibig sabihin, hindi pwede tayong iligtas ang sinasabi lang natin na tayo ay nananampalataya. Alam mo, yung isang pamilya, hindi mo maiparamdam yung pag-ibig mo kung hindi mo pa nasama ng gawa. Halimbawa, sabihin mo sa iyong anak, anak, mahal na mahal kita, pero nadudong siya pinapabayaan mo nasa labas ng bahay, pakalat-kalat, painom-inom. Paano mo nasabi yung isang taong mahal mo kung ang buhay niya ay napapariwara?
So pagkagana ng usapan, makikita natin yung pananampalataya pala, kinakailangan mayroong kasamang gawa. Dahil hindi mabubuhay yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao kung hindi mong sasamahan ng gawa. At pagkausapin naman, at dahil ako yung number one piloso ko, sabi ko, parang madami ang Diyos at madami ang reliyon. Parang iba't iba. Dahil alam niyo mga kapatid, laman, spiritual, magkakapatid tayo. Alam niyo ako isa din taga-tulig sa ng mga mananampalataya iglesia. Sari-sari, tinutulig sa ako yan. Hindi ko man tulig sa yun, pinapasok ko naman yan. Tinitingnan ko yung mga aral. Hanggang sa dumating yung time na ako ay nagkasawa, nagkaanak. Sa sobrang hirap na dinadaanan ng aking buhay, ng aking pamumuhay. Napakaswerte ninyo dahil minsan kayo magkakapatid, tayo magkakapatid, magkakasama kayo. Kahit pa paano makakadaing ka, magkakadamayan kayo. Ako nagsulo na talagang hanggang ngayon ilang pinyamanti pa doon. Sa buhay ko, dumaan ako doon sa pamumuhay ng sanlibutan. Ginawa ko yung lahat. Kahit anong gawin kong trabaho, maligal, ma-illegal, wala. Diba? Nagkakaganong, nagtatrabaho naman ako. Minsan ako yung lasing, ako napaisip. Sabi, Panginoon, ano na yung dinadala? Di, ganun lang ang sinasabi ko. Nag-try ako ngayon na sumama. Dahil yung kumparihin ko, dalawa, pareha silang pastor. Ayun, tatry ako sumama. Dahil, ang una kong subok na sumama para maging mananampalataya o maging isang Kristiyano. Nung time na ako matalo, una kong laban ng pagkakagawan, natalo ko noon. Sabi ko, napaka-populas yun ang aking pangalan. Napaka-matunog. Kung bibigyan ko ng batayan, dahil kung hindi pa nagbubutuhan, panalo na ako sa turato. Pero dumating talaga yung time ng butuhan na. Yung inaasahan kong lakas ko, yung sa sarili ko at yung sa ginagawa ko para sa akin lang na hindi ko kasama, hindi nangyari. Nung matalong ako yun, ako yung napaisip. Dahil hindi ko pala kayang gawin lahat yung plano ko. Kahit anong ganun ng plano ko, pagka magay sa isipan ko, pag hindi talaga kalooban ng Panginoon, hindi talaga gusto ng Panginoon, kahit ikay matalino, kahit anong ganda ng pagkakaplano mo, kahit ikay clear na yung dadaanan mo, hindi mangyayari pag hindi kalooban ng Panginoon. So, ang ginawa ko, nag-try ako ngayon ng sumama pa na ng pagsamba. Try ko lang. Dahil sa sablang na ano, wala pang kumiti. Si Paring Cardo, si Pastor Ray, ay nagpipreach na ako na doon sa generator. Ako'y nag-iigi ako ng generator. Dito nag-umpisa na makilala ko ang Panginoon na napakahalaga pala sa buhay ng isang tao. Di, kunwari, ako nag-iigilan ng generator. Nung time na may sinabi ang Panginoon, may time na mga verses sa Biblia na parang tumama sa aking puso. Parang talagang siya ay natanim sa aking puso. Sabi ko, napaisip ako, sabi ko, talaga palang iba. Iba yung sinasabi mo isa ginagawa mo. Dahil pagka sinasabi mo lang, halimbawa, isang verses din sa Biblia na sinabi mo, paawa naman itong tao ito, walang makain, walang madamit. Pero hindi mo naman binigyan. Anong magagawa nung sinasabi mong awa? Hindi mo sinamahan ang gawa. Di wala. Sabi ko, useless pala yung panuwa. Noong time na yun ay ako'y tumasok ng simbahan. Matatapos na yun ang bahan ng ipantay, pinakamalaking bahan. October 24. November 4 yata yun, ano? 2004. Ano pa kaya yun, Catherine? Inay. Pumasok ako noon ng simbahan at naranasan ko, sabi ko, nag-pray yung aming pastor. Sabi niya, tayo lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Ang panalangin ni pastor, sabi niya, Panginoon, tulungan mo kami na makaunawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung salita mo ay makapasok sa aming puso, sa aming isipan. Buksan mo, Panginoon, yung aming mga matang espiritual, ang aming mga matang espiritual na puso. Tinry kong sumunod sa panalangin at binigay ko talaga yung aking
ano yun, imi yung aking mga kaisipan, yung aking emotion, ibinigay ko. Talagang parang nung itiwala ako sa Panginoon nung time na yun, parang nawala. Parang pakiramdam ko nag-iisa ako dun sa aking tayo. At talaga namang ito'y naranasan ko kung paano ako na-perslip ng Panginoon. Nung maranasan ko yun, talagang pumasok yung salita ng Diyos. Hindi katulad nung mga nagdaang mga araw na sinasabi ko sa inyo na talagang tinutulig sa ako, pinapasok ko yung mga simbahan at ako nakikinig ng aral pero walang pumapasok. Pero nung ibigay ko talaga yung aking puso, talagang lumuha. Lahat naalala ko yung aking ginawa. At isinuro ko sa pati. Nung mga time na yun, hindi ko naman sukat akalain na ako'y makakarating sa ganito, ako ay magigiring para maging instrumento ng Panginoon para yung salita ay mahayag. Dahil minsan nagbabasa ako ng Bible, nabasa ko sa Bible, sinasabi ipangaral mo. O ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kaya kung sa pagkakataon mo ito, alam ko na walang hindi panahon para sa salita ng Diyos. Dahil sabi nga niya, nung ligay niya lahat ng bagay, sinabi lang. Kaya siguro, nakilala ko noon ng Panginoon, nabago ako ng Panginoon. Bagamat sabi ko nga, hindi pa lubos akong nababago ng Panginoon. Dahil ang tao naman talaga, pag hindi mo talaga itatry ng itatry, na isuko yung pamalian mo, o isuko mo yung pride mo. Alam mo yung ang tao, ito ay pride. Pride yung nagdadala kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Halimbawa po, patulad po natin tayo ay medyo mga edad-edad na. Nakaranas tayo ng pamumuhay ng makasanlibutan. Nung tayo ay akitin, halimbawa, inakit tayo ng ating mga kaibigan para sa ganitong mga gawain, hindi natin magawa. Dahil dadaanan natin yung ating mga kaibigan, tatanungin tayo, "Saan punta ninyo? Magbabayad kami." Hindi natin magawa. Dahil naroroon yung ating pride. Pero ang Panginoon, inialay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Makaisang buhay niya, inialay niya. Pero ang Panginoon, bagamat siya ay nagkatawang tao, pero hindi sa lahat ng mga banal. Ang Panginoon, bumaba sa lupa para sa lahat ng makasalanan. Ito lamang po yung ating tandaan. Kaya ang Panginoon, bumaba sa lupa para po sa ating lahat. Dahil tayong lahat ay makasalanan. At kung ating pong titingnan, sa buhay natin, minsan ang tao nagkakaroon ng malapitang relasyon sa Diyos kung kailan na dumanas ng kahirapan, dumanas ng mga pagsubok. Ito yung karamihan ang nangyayari sa tao. Kaya gusto kong malaman natin ngayon na tayo ay nasa time na ng pagbabalik ng Panginoon. Ito na yung huling araw ng Panginoon ay babalik. Sabi nga ay ang Panginoon, parang ang kanyang paa ay nakaangat na para bumaba sa lupa. At ang sinasabi ng Diyos sa Joel ng chapter 1 verse 5, verse 15. Kaya pong muklas. Gamit pa yata niyo. Sabi po dito sa Joel chapter 1 verse 15, malapit ang araw ni Yahweh at magaganap na ang pagkawasak na nilikha ng kanyang mga kamay. Kalagim-lagim mga araw na yan. So pagtitingnan natin verse 15, pagtitingnan natin ano ba yung mga ginawa ng kamay ng Panginoon? Ano ba yung alam natin na ginawa ng kamay ng Panginoon dito sa mundong ito? Pag ating titingnan, at pag tayo bumalik sa Genesis ng chapter 2, makikita natin doon, nilalang ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Dito po sa sinasabi dito, sa Joel, malapit ng araw ni Yahweh at magaganap ang pagkawasak na nilikha ng kanyang mga kamay. Kalagim-lagim ang araw na yan. Pag ating pong titingnan, lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa loob ng
Anim na araw, nilikha niya ang sanlibutan o ang daigdig sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi dito sa verse 26 ng Genesis ng chapter 1, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gawin siyang kalarawan. 26. Ibig sabihin, tayong tao ay hindi nilikha ng Panginoon